Salamat sa mga subscriber natin, sa mga silent viewer natin, sa mga taga-panood natin, taga-subaybay sa ating mga vlog. Maraming salamat sa inyo, no? Sa suporta sa YouTube channel natin. So, sa mga gusto mong negosyo ng ganito, napakaganda nito, lalong-lalo na sa mga OFW na mayroong kakayanan. Mayroong kakayanan sa pag-invest ng ganito. Talagang napaka-swak ito sa negosyo dahil lifetime na. Wala ka talagang lugi dito dahil lalo-lalo na pag maganda yung location mo. Dahil ang ROI nito, hindi umabot ng, palagay natin na 1 taon, bawi ka na. Sa lahat ng mga OFW, sa mga samahan natin dati, sa mga Walling Boys, sa Elbord, Southfield, you know? Sa Lakas Dagat, si Power, no? Shout out sa inyong lahat. Yan ang update sa ating simpleng boarding house. Update natin tong simpleng boarding house na napakaganda, no? Tapos na yung ibabaw, yung ilalim na lang ang hindi pa dahil kasalukuyang namimintura pa yung may-ari doon. So dito, i-update natin, talagang napakaganda. Napakaganda, no? Tapos na yung ibabaw. So nasabi na natin kung saan makakabili nitong metal wall cladding. Ito, na-vlog na natin to, napunta na natin yung bodega doon lang sa Panakan, ano? Sa Malagamot, Purok 24, Malagamot, Panakan, Davao City. So doon mo lang mabibili to, sa mga ganito, cladding, color rope, lahat ng klaseng yero, ano? Nandun na, yung corrugated, yung mga gutter, nandun na. Napakamura, maganda bumili roon dahil nakakatipid siya talaga. Kaya matipid tong bahay na to, yung boarding house to, dahil ang nag-layout ng electrical, airpot lang niya. Airpot lang niya, no? Sa mga electrical dyan, baba at saka ilalim dahil master electrician mo yung airpot niya. Tapos yung pamimintura, yung mayari na, sila-sila na lang, tulong-tulong na lang sila. Kaya medyo matipid din. Tapos sa materialis, kaya ako nasabing low budget lang talaga ito, matipid sila dahil materialis, lahat halos sa bodega na lang nila binibili. Kasi malapit lang sa bodega rito. At saka doon lang, magtalo-talo kayo sa, ano, sa paglilibor, ano? Kung saan nyo, paano kayo maghanap ng libor, saan kayo makakatipid, maghanap kayo ng mga nakakamura, ano? Kaya yun lang, ang labor, ang doon kayo ma-struggle, saan kayo makakuha ng medyo bababa ang presyuhan, pakyawan. Doon lang naman ang problema. Pero sa materialis, sa ibang trabaho dito, makakasave kayo. Sa mason lang kayo malalakyan, lalo na pag hindi nyo kilala yung tumitira na talagang malalakyan kayo. So, yan ang tips, ano, sa mga magpapagawa ng simpleng boarding house gaya nito. Talagang sulit, ano? Sulit. Sa ngayon, ang baba lang muna yung tinitira nila, yung silalim. Mas malaki-laki ang trabaho ron silalim dahil malaki yung kwarto dun. Pero tatlo lang, di kagaya rito. Apat, lalang, kaway-kaway ka lang itong pang-apat na kwarto. Okay naman. Yan, ano? May isang kama. Tapos, dito, merong ceiling fan. Ito lang, ano? Oh. And, tapos, may, lang, mahulog ka dyan lang. Merong, ano dito, yung naka-slab na ano, lagayan daw ng fresh water tank, yung beast tank, ano? Dito ilalagay yung beast tank na lalagyan ng fresh water. Hindi pa na-deliver yung in-order nila na ano, na beast tank. So, yan. Kita nyo? Ano rin dito? Kaya ito mahangin dito dahil doon, tapat ng dagat na yan dyan, Samal Island. Garden City of Samal. Kaya pag gabi, hapon, ang hangin, dito pumapasok. Kaya maganda rito. Hindi masyado mainit. Kahit na ito ang sikat ng araw, nandito. Nandiyan yung sikat ng araw. Yan. Hindi naman mainit. Dahil mataas siya. Tapos yung kapitbahay, mga bungalo lang. Kaya dito sa second floor, pasok talaga yung hangin. Tapos tapat pa ng Garden City of Samal, kaya mahangin. Yan. Tapos dito, yan. Yung color rope na yan, yung
garage na yan, yung bubong, kaya sila nakakatipid dito yan dati, dito yung luma, nilipat lang nila doon para mayroong bubong doon, kaya sila nakakatipid, ano? Kaya gagawin pa nila to pag nagkakaroon sila ng pera, gagawin nila to. Ito yung dati nilang bahay, bungalo lang. Ito natin yung baba. Pag umuulan, okay na. Tapos nagrehan, pag nagrerenta, ang mga nagrerenta pwedeng maglaba diyan. Diyan. Tapos dito, yung konting hugasan lang. Tapos may mga motor sila, pwedeng mag-ride doon. Napaka-safe, ano? Napaka-safe. Talagang safety yung nagre-renta dito. So, yan, ano? Yan ang update, ano? So, sa mga naghahanap ng mga boarding house dyan dito sa Davao, malapit lang sa airport, sa mga espilahan, ano? Malapit lang. So, punta na kayo, tingnan nyo kung talagang fit ba sa inyo to, kwarto na to. Talagang napakaganda, napaka-safe. Mayroon tayong grahe, no? May grahe tayo dyan, kunti, may labahan, talagang 16-50. So, yan ang update, ano? So, tanungin natin mayari kung magkano yung parenta niya rito, magkano nagasto niya, kung mayroon tayong time na kausapin siya. Pero mahihain lang kasi yung mayari. Mayroong initial na sinasabi sa akin, hindi raw umabot ng 500,000. So, tingnan natin, ano? Talaga namang sulit, ano? Kung ganitong, kung 500,000 lang, so, araw ay isang taon, buwi ka na. Pili pa rin tayo mo rin, sa ubos. Size. Ah, size. Aircon. Aircon na. Size mil. Aircon na. So, sa taas, 3.5. Ang sa baba, ang size mil. Size. Yay! Mati lang yung aircon na. Nagpasa siguro 5K. 700, no? Tingnan nyo nga naman. Tanaw mo yung walang nakaharang, tapos mayroon pang parking space, mayroong lupuan, mayroong labahan, talagang maluwang. Kung kukumpara mo sa iba, eh mas maganda ito, ano. So, mga gusto nga palang ano, naghahanap ng paupahan o naghahanap ng uupahan, eh ito na, mag-inquire kayo rito sa taas, 3.5, sa baba with aircon, with toilet and bath, with lababo, 6,000, ano? Pang estudyante, ano? Estudyante, naghanap ng marerentahan. Malapit lang sa airport, malapit sa mga university, malapit lang sa palengke. Ito talaga ganda.